Hey guys, it's me, Lee, and welcome back to my channel. So today is January 22, 2021. Yes, another new year. Happy new year, everyone. So sorry, I've been MIA for the past months because I am so busy with so many things. But I think hopefully I'm gonna be back to vlogging. Ang dami kong hindi na vlog na mga kaganapan sa life, but I will try my best to update with you guys with what's going on with my life these days. And if you want to know what my agenda today or what are my agenda the following days, then please keep on watching. So guys, today is a Friday. Thank God it's Friday. Nakakalat ang ballpen ko at ang aking journal. And yung wish list ko sa tita ko. So, wish ko sa tita ko for Christmas. So, yan. Nilagalo niya ako ng 365 days na diary or journal na meron pang mga kasamang stickers. And look naman, I bought this Logitech keyboard and mouse kasi na-realize ko to nung nag-work kasi ako sa office namin. Yung computers, 'di ba? Hindi lahat naka-PC. So, merong iba na naka laptop. And binibilhan talaga kami ng keyboard na external para hindi mabugbog yung keyboard or keypad ng laptop. So, ako bilang ayoko rin naman siyang mabugbog, bumili na ako. So, thank you, Miss Bright, for providing funds so that I can buy keyboard and mouse. Ayan, pareho siya Logitech. Tapos, meron lang siyang USB. And then, meron lang siyang battery. Ayan. So, dun sa mouse, meron din. And also, thank you for my LV tumbler, digital tumbler. Ayan. From VV's Trendy Bags and Best Buy Deals. Thank you so much, Ma'am V, Ma'am Isa, and Ma'am Lynn. I have here my notebook. This is where I write stuff for Miss Bright. Yung mga things to do ko, di ko na masyado pumabasa sa inyo yan. So, nakikita niyo naman ng haba. Yan yung mga deadlines ko. And yung pinaglagay na ice cream na hindi ko pa pinababa. And yung laptop ko maluloobat na. So, ayan. Naki-cleaner lang ako, guys. This is what I use kapag after work. Para yan. CC cleaner. Para mawala yung mga cache or mga kung ano mga dyan, nagpa-process pa dyan sa laptop ko. Para a fresh new start siya kapag nag-work naman ako for Miss Bright. So, ngayon nagsusulat lang ako sa aking diary. And then after that, yun, i-restart ko yung laptop and then work na for Miss Bright. So, kakatapos lang ng work ko from work for CJG. Maliligo lang din ako. Ayan guys, so habang gusto ko pang magpahinga bago ako mag-start ng panibago kong work for Miss Bright. So this is my everyday routine for the past 4 months. So basically naman, before ako mag-start kay Miss Bright, I mean, even before pa na matayo ko si Miss Bright, maga na talaga akong papasok sa work even before the pandemic started. Then, nag-pandemic, huwag niyo akong pansinin habang nasasalita kasi may singaw ako. Tsaka masakit yung dito ko siguro dahil na rin sa singaw. So, medyo nandito naglilinis yung bibig ko pag nasasalita para hindi siya sumabi sa ipin ko. Masakit sobra. And kaka-apa-adjust ko lang, kaya nagtataka ko bakit misingaw agad ako. So, medyo matagal-tagal pa yung titiisin ko bago ulit ako makapagpa-adjust. Kaya, huwag yun na pansinan yung the way ako magsalita. And kapag medyo bulol, huwag yun na ako i-judge kasi may braces. So, ayun. Ever since, even before the pandemic started, maaga na talaga akong pumapasok sa office. And, nung nag-pandemic, syempre, since nasa bahay ka, ayaw mo naman na gabi na, imbes na nanonood ka na lang or something, nag-work ka pa. So, ang mindset ko nun is to wake up early and to sign in early sa work so that I can finish my
my day early, diba? So 8 a.m. is the earliest time that you can start your work sa office. That's the earliest. So 8 pa lang, nagsasign in ako. So count 8 hours, 4 or 5 p.m. you're done. So after that, sometimes nag-rest lang ako konti, FB, ganyan, chat ng video sa YouTube, and take a bath, minsan maaga ako nag-dinner. So after nun, siguro mga 6 or 7, ganyan, nagsistart ako na Miss Bright hanggang umaga. Di naman literal umaga, guys, pero inaabot na talaga ako ng 1 or 2 a.m. nung talagang nag-boom na siya. Medyo madami na akong students. So, alam ko naman na nakwento ko na sa inyo yung Miss Bright before, diba? Nung dun sa aking bunga ng aking pagsisikap na video. I think that was, ano pa, October or November. So, I will link it down below or lagay ko sa taas so that you guys can check the video. So, yun. I'm happy na madaming sumusuporta sa akin sa Miss Bright. So, Miss Bright is like my passion project. So, I help students in doing their assignments, activities, or projects in school. Specifically, papers. So, hindi naman ako magaling sa math or science. So, usually mga essays lang yung kaya kong itulong sa kanila. So, hindi rin po ito free, ha. Siyempre, kailangan ko rin naman ang another source of income. So, medyo nag-charge ako sa mga papers na yun. Kasi hindi naman yun basta-basta lang. So, pinag-iisipan din yan at pinag-ihirapan. So, hindi naman ganun kamahal din yung rates ko kasi I'm not a professional writer naman or hindi naman ako din teacher para sobrang galing ko, diba, sa mga ganun. So, student-friendly rates ko. And of course, students naman yung kinikater kasi nitong Miss Red. But, I'm very proud na and I'm very happy to share with you guys na kwentuhan talaga to. Naka 3 minutes pala na, so bilisan na lang natin magsalita. And I'm happy to say and share with you guys that I don't have students only sa Miss Bright. I also have teachers, students who are taking master's degree, and mga professionals. So, meron mga nagpapagawa for their website, business. So, I'm happy na they trust me. And I always seek talaga feedbacks and reviews from my clients or students so that it can add up to the credibility of Miss Bright. So, ayan, I have 2,200 likes na yata, 2,200 plus likes and 2,400 plus follows on my page. I will link that below so that you guys can check my page and sana i-like nyo. So, yun yung update kay Miss Bright. So, September 21 ako nag-start, guys. And until now, sobrang dami ko pa rin mga students. May mga new ako na students parate. And may mga bumabalik-balik na students na nagpapatulong. So, I'm happy that I get to do yung talagang gusto ko noon pa. Na pangarap ko ng bata ko maging teacher. I don't know bakit tagbago. Siguro talagang ever since, parang siguro yung bata ko yung dream ko talaga, childhood dream, pero syempre nagbabago naman ang tao. So, ito, yung trabaho ko ngayon is something that I wanted naman during my teenage years na and adult years. So, gusto kong taga kumuha ng communication ako. So, kaya ako naging reporter, kaya ako naging writer. So, at least, diba, hitting 2 birds in one stone, tama ba? So, para na rin akong teacher kasi hindi lang naman ako gumagawa ng assignments. Tinutulungan ko talaga sila, tinuturuan ko sila. So, ayun, super share about Miss Bright. So, ayun lang. Yun lang, I think, yung updates kay Miss Bright. So, yun, September nga ako nag-start. Tapos, 4 months na ngayon. And super dami ko pa rin talagang nakikater. Nung first month ko, September, last week ng September hanggang October, nagkaroon lang ako na parang 17 students. Pero October to January, hindi na bumababa doon. Lagi ng 50 plus. So, sobrang saya talaga, guys. 50 students yon
Pero higit pa dun yung activities na nagagawa ko kasi may mga ibang students na madami silang pinapatulong sa akin. So, ang saya. I get to widen my knowledge pa about these things kasi meron mga lessons na hindi ko na naaral before. Na talagang shocks pa na to. Pero don't get me wrong. I don't accept activities that wala akong alam doon. Or, alam mo, hindi siya kaya ng research lang. So, yun. Especially math and science. Although, hindi talaga kahit aralin ko siya. Kasi talaga ako magaling din sa subjects na yun. Pero mga essay talaga maasahan mo ko siya. And mga, ano, minimal lang naman na graphic design. Yung hindi naman bonggang-bongga. Mga posters, slogan. Kasi marami na mga helpful tools that you can use today. Hindi lang Photoshop, Canva, ano pa ba? Basta mga sa mga editing, ganyan madami na nauusa ngayon na helpful tools. And, ayan, every month, nag-Facebook live ako to give back to my students. So, nagpapag-games ako, nagpapa-raffle ako, naminigay ako ng load or GCash. Ayan, para lang, ano, parang quick catch-up lang every month sa mga students. So, para din, ayun, nung una, para din makilala nila ako. Kasi wala nga silang idea kung si Miss Bright. Iniisip na nila na bot lang yun si Miss Bright or marami sila sa Miss Bright. Pero di nila alam na isang tao lang din. And it started with my Lola. She is the true Miss Bright. So, hindi ko alam. Nag-iisip ako. I was thinking siguro about a name, a catchy name for the page. Na instant na isip ko si Lola Miss Bright. So, ako na yung bagong Miss Bright. Ako yung nagmana. So, 8 minutes na to guys. Ang haba na ng vlog ko. So, tomorrow, my agenda is dapat papahinga lang and work on the side for Miss Bright kasi yung mga deadline ako ng weekend. But, nag-compute ako ng savings ko and I think makakabili na ako ng aircon guys. So, bala ko bukas mag-canvas. Kasi, naranasan ko nitong summer, nitong nakaraang taon na nag-work from home tayo, nag-stay tayo sa bahay kasi na may pandemic. Doon ko, syempre sa office may aircon, saka saglit ka lang bumabiyahe, so di mo masyadong ramdam yung init. Pero dito sa bahay, ramdam ko yung init kasi maghapon akong nandito lang sa kwarto. Naliligo naman ako guys, pero iba yung init talaga. Hindi na nakakatulong yung electric fan lang. So sabi ko, shocks, kailan ko mag-ipon for my aircon. And, ayan, luckily, kahit pa paano talaga nakaipon ako from Miss Bright. Yeah, thank you talaga Miss Bright and sa aking ano din hard work din sa dun sa full-time job ko kasi nakakadagdag din. So hopefully pero hindi ko kaya ng cash kasi kung ika-cash ko guys, parang hindi kasha yung budget ko. Pero pag card kasi nagka-pondo din credit card ko. So I think pwede ko na siyang i-swipe ulit at mag-installment tayo monthly. So, ayun yung adventure ko tomorrow. So, I will, ano lang, vlog tomorrow para makita nyo kung saan ako pupunta. At anong aircon ang ating mabibili. So far, sobrang tagal ko nang dumadaldal. Kaya, hindi ko na ito papahabain. So, gusto ko lang naman kayong i-update sa aking work. Ganun pa rin naman, writer pa rin naman ako sa full-time job ko. And, after that, yun, saka ako nag-miss right then. Yun lang, wala naman na masyado akong masyashare. So, I just gave you an update kung ano nangyayari sa life. So, ayan, I'll see you guys tomorrow! Wala, gusto ko talaga ito tangi. Pero di natin alam yung presyo. Eto, ano ba to? Parang mas maliit na eh. Ay! Eto, number 10 to. Pero walang hawakan. Eto, maganda talaga to, pang labakan. Pero mas maliit yan eh, kumpara din sa ngayon, no? Tatlo. Oh, Guys, so ngayon nandito kami sa old home kasi bibili kami ng aircon. Pero nag-iisip pa kami kasi medyo mahal yung iba. So tingin-tingin muna tayo na first time ko makapunta sa old home na old home talaga. So natutuwa ako na ang dami makikita. Ayun mo, yung ano, mirror. May lagayan pa ng lipstick. Ayan, baka ng brush. Kasi ka ba yung brush ko dito?
Pupunin mo na ng pearls. Hindi naman. Lalagyan ko din ng mga naalikabukan din ng mga yung acrylic doon. Yeah. Pero masyadong mataas. Gaganon ka pa. Yeah. So, parang mga lagayan ng maganda may bakit ko yun. Ito pwede nga o, lagay ng Q-tip. Kaya ba yan? Basta ba yan? Baka bumili ako, di magamit. Saka na lang. At least na idea na tayo ng mga ganito dito. Susukatan ko yun. Kasi pwede siyang lagay ng Q-tip eh. Tapos ito lagay ng mga brush. Tsaka mga, anong tabi doon? Pang kukuli mami? Anong tabi doon? Ang tabi doon? Manicure? Oh, hindi yung mga chane, ganon. Nail cutter. Siyempre, kailangan natin mag-alcohol. Ano ba yung vlog na? Ano ba ba yung naka-scatter lang din? Mga lotion na yun eh, no? Malalaki na. Yun lang, yung mga cutie. Saka yung mga lagayan na ano. Kaya tinakit yung basket. Request for CBK properties. So, sorry, CBK properties. 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 CBK mamalilit na gano'n din. Gusto ko black and white. Ito. Ayan. Pwede yan. Yung pang ano, mga karinderya, oh. Plastic. Nice, ha? Ganda, oh. Okay. Ganda. Ito no? Yep. Classic na mood. Yung gusto ko. Ganyan? Yung gusto ko sa bahay. Pero wala kasing black. Yeah. Ayun no, yung mga mini desk. So. Oo nga no? Tingin kayo. Kaso walang white or... Ouch. Wala kang black. Gatang. 37. Magkano yung ganito? 24. Malaki. Kasi nung all-home na ito, grabe. First time ko talaga makikato. Namamang na ako. Magkano ito? 35. Ito mga ano na. Mga sa fixtures na talaga sa house. Right, and stuck there. Cabinet. Check natin. Pagawa na ako eh. Paano yung ganito? 8-6.
Thank you. 5K. Is this bedside? Pwede. Tapos parang ang flimsy ng ano nyo. Oh. Ang hirap yung kapit. Ang dali nasira nyo. Ang cute na to. Pakita ko sa video. With the price. Gusto ko yan. Gusto ko to. Pwede raman din magpagawa eh. Bito naaabot na 5,000. Oh. Oh. 2, 9. Ayaw ba nang guna? Hindi mo gumatch? May nakita ka bang brown sa bahay ko? Naku, bahay natin, bawal nang walang brown. Oh. Ay pero, may brown ba sa kwarto? Yung tama. So, tingnan ano mo. Ay, ganito yung sa akin, yung libreng ano. Ganito yung, ganito. White? Oo. Ito pa lang. Dito lang. Dito kay mami pang kung ano na binibigit ako ito. Ang mahal. Cute nun. Ganyan na ulit natin. Ay, pero mababa kasi. Mas okay yung white. Mababa siya tangi. Ang cute. Ah, tama ba to? Parang suitcase. Ato. Ay, magkaroon. One ano lang. Buy one pink. One, two, two pink. Ay! 1,400. Ay, mababa. Sakto ba sa bed, no? Or mababa? Sakto. Parang locker na. Carpet. Okay, so punta taas o tingnan natin kung anong... Akala ko kakit tayo, Lina. Baka makakama lang dun eh. Okay. Okay nga. Pagpunta kami SM guys, sana may mas mura dun. Kung hindi, baka yun na yung kunin ko. Tanungin natin yung solution. Sige.